Okay, magandang araw po. Facebook Live tayo. Kita rin tayo sa YouTube. Swerte-swerte tayo ngayon. Ito kasi yung lang request ng kababayan natin eh. Yung mga followers ko, ang daming tanong sa mata. Malabo mata, may glaucoma, ang dahil pa mga problema, cataract. Kaya swerte tayo ngayon na invite ko si Dr. Yul Doroteo, isang ophthalmologist. Nag-graduate siya sa UP College of Medicine. Sa PGH din siya nag-train. At nag-fellow si Dr. Yul Doroteo sa abroad sa University of Texas Neuro-Ophthalmology. Medyo special yon. At ngayon ay project director sa SIATCA, Southeast Asia Tobacco Control Alliance. At marami pang ginagawa si Dr. Yul Doroteo. Yul, kamusta? Thank you for coming. Thank you very much, Willie. Magandang umaga sa ating mga nanonood sa Facebook. And we'll try our best, di ba? Kung ano po ang inyong mga katanungan, susubukan po natin masagot po lahat yan. Okay. Ang dami nagtatanong sa atin. Actually, daan-daan yung mga questions. Ang unang tinatanong nila kadalasan yung cataract. Eh. Ano daw ba yung cataract? Mayroon daw bang pampatak sa cataract? Ito yung mga tinatanong ng kababayan natin. I think it's a... Bakit ba very maraming, common. Bakit oo. Maraming may cataract sa atin? Very common po yan. So, ang cataract po ay panlalabo no ng ating lens sa mata no. Mapapakita ba natin yes, yung pinapakita natin ngayon. Yan. So ito po ang mata natin no. Pag hiniwa po ang mata at kinalahati, makikita po natin ito po ang lens ng ating mata. At pag tayo po ay tumatanda no, ito po ay kumakapal at yun po ang sanhi ng paglabo ng mata no. Yan po ang pinaka common cause po for cataract, age po, age-related cataract. May mga iba-ibang dahilan din, no? Pwede po magkaroon ng katarata pag natatamaan po yan ng trauma, no? Nabubugbog po ang mata. Pwede rin po magkaroon ng katarata kung may komplikasyon po ng ibang sakit sa mata. No? Pero ang pinaka-common pa rin ay age-related. So lahat po tayo, dadating po tayo dyan, whether we like it or not. Paano na trauma? I mean, cataract to, di ba? Lens yan eh. Dapat malinaw yung lens ng mata. Yes. Bakit siya lumalabo? May pagkain ba? Pampalinaw? May ano ba nangyari? Ba't siya lumabo? Well, sa araw ba? Dahil masigaw? Dahil tayo po ay tumatanda, no? It's the same actually as pag namumuti po ang buhok natin eh. I-expect po natin yan. Ganun din po ang katarata. As we grow older, yung mga lens fibers sa loob ay tumitigas, no? Nagiging less transparent. So, hindi na nakaka-transmit ng liwanag mula sa labas, papasok po sa mata. Ang sunlight po can age cataract faster. No? Pwede po yan. Okay. Pag lagi na arawan. Pag laging na arawan. Yung mga sakit po na affect the circulatory system, like diabetes, hypertension, heart disease, nakaka-age din po ng katarata ng mas maaga. No? So, if we want to avoid yung mga possible acceleration ng pagtanda ng ating lens, iiwasan po natin yung mga ganung bagay. So, sun exposure, limited sun exposure. So, magsuot po ng sunglasses. Very practical. Kung tayo po ay may diabetes, may hypertension, i-control po yon. Kung tayo po ay nakakabilis ng katarata yes, yon. Yes, okay. Oo. Pag tayo naninigarilyo, tigil na. Aside from ano connection ng smoking sa katarata? Well, smoking also increases the lack of circulation of the blood and oxygen no, to all the parts of the body. Kaya nga po, smokers actually look older than their age. No? So, kasama din po ang mata. No? Nag-age din. Marami nagtatanong sa atin dyan, sa mga kababayan natin, yung panonood ng television, panonood ng computer, pagtingin ng cellphone, malapit. Ano ba? May connection ba to sa cataract o panlalabo ng mata o wala? Well, ang katarata po, no, can develop due to UV exposure nga sa araw. No? Pero kung sa gadgets po ang pag-uusapan, ay medyo hindi pa po well-established ang data dyan. Ang studies don't really verify na if we're always at our computer, our laptop, our iPad, no, makakadagdag po yan sa katarata. But definitely sunlight, no, kasi talagang matingkad ang UV exposure.
Pero yung panlabo, no? I think nearsightedness, for example, is associated with constant near work. No? Hindi lang po pagbabasa. Yan po ay near work. So, knitting, Pag lagi close kang work, oo. nagtatrabaho na malapit yung tinitingnan mo, pwedeng lumabo ang mata. Oo, nagiging nearsighted tayo, especially among Asians. No? I think that is nature's way of adapting to our situation. Kung lagi kasi tayo nakafocus malapit, our eyes get accustomed to it. So ano dapat gawin? Mas malayo dapat? Mas malayo, oo. Mas malayo ang tingin. Oo. Yes. Maraming nagsasabi, meron daw nire-reset ang pampatak sa cataract. Paano ba ginagamot yung cataract? Operation lang ba? Well, in the early stages of cataract, no, let's say 40s, 50s, tayo po ay nakakarinig nga na may eye drops for may that. Eye drops Personally, I don't prescribe it, no, kasi it's age related. I don't think the drops will roll back our age, no. But there are studies which seem to show na there are drops that can sort of lessen the opacity. But eventually, dadating din po yung time na kahit anong gawin po natin, we will have to eventually have cataract surgery. No? Pero before that time, kung tayo po ay natutulungan pa ng salamin, the first line is to have glasses made pag lumalabo. That will help us to focus na lumilinaw po ang paningin kahit may katarata. Pakita natin kung model natin. Tapos, Doc, yun namang meron ng katarata, ang lagi nilang tanong, hinog na ba? O hinog o hindi pa? Meron bang senyales? Ito yung mata natin. Pakita natin. So, binuksan natin binuksan natin ang mata. Binuksan ng ganun mata. Ganun pa lang pagbukas. Okay. Ano tawag dito, Yul? So, ito po, yung puti ng mata, this is the sclera. No? Sclera. Oo. Ito yung puti. Ito yung puti. Ito yung parang outer shell na protektado ang loob ng mata dahil po dito. Ito yung nakikita natin puti. Okay. Actually, may outer layer pa ito na transparent. Ang tawag natin is the conjunctiva. Yun yung namumula pag tayo ay may conjunctivitis, yung sore eyes. Oo. Ang cornea ito rin. Ang cornea is dito sa harap. Missing actually siya. Ito yung cornea sa harap. Opo, dito siya sa harap. Para siyang crystal, yung glass ng salamin. Yung salamin ng relo natin. Transparent yun. Transparent yun. Oo. Yun, masakit yun pag hinahawakan. So, wag na wag pong hahawak sa mata. No, dito, hawak, medyo okay pa. Pero wag dun sa may harap ng mata. So, binuksan natin yung mata para makita yung katarata. Ito, ano na tawag dito? Ito, this is the uvea. No? Uvea. Yung uvea po, alalahanin niyo na lang ang ubas, di ba? Violet po ang ubas, kaya po parang violet ito. And it's colored this way kasi ito yung vascular layer. Marami pong mga ugat na nagdadala ng dugo. So, kaya po siya so, ito parang sa loob pula. Ng mata, ito ba yung pinaka parang eye, ito ba yung malambot na sa loob? This is just a thin layer lang po, no? So, ang loob talaga niyan, pag binuksan pa natin. Yan, pwede buksan. Wow. So, ito yung laman. This is actually transparent. No? Ano tawag dito? This is the vitreous. Vitreous body. Oo. Vitreous. Vitreous body. So, kung pansin niyo po, yung uvea is actually a thin layer. No? Makapalang to sa model. Pero manipis na manipis po yan. And inside is actually the vitreous. Ito yung nagbibigay ng hugis sa mata. Kaya tayo may round or oval shape ng mata. Ito yung lens. At ito yung lens. No? So, yung lens natin... Yan, nilagyan mo lang tape. Nilagyan lang tape para dumikit. Okay. Pero pwede matanggalin yung lens. Oo. So, the lens actually is transparent. Ito may, parang may katarata na siya. Kasi may katarata na yung lens natin. Medyo opaque na siya. So, ito opera na natin to. So, dyan lang po siya sa likod ng ating iris, no? So, yung iris natin... Ano yung iris? Iris yung... yung iris yung may kulay. Parang brown part ng mata natin. Brown ng mata mo. Sa mga Caucasian, ito yung blue or green, no? Or gray. Pero sa mga Pilipino, brown po yan, no? I think if we show the illustration, mas makikita natin, no? Yes, pakita natin dito. So ito po yung cornea sa harap, no? So ito yung harap po ng mata. Uh-oh. Ito yung ating talukap, yung eyelids. Yung sa taas at sa baba. Uh-oh. And then ito yung cornea. Yan ang cornea. So pag kumukurap po tayo, parang windshield wiper yan,
binabasa yung cornea. Okay. And then sa loob po, ito yung lens. At sa pagitan ng cornea at ng lens, ito yung iris. No? Maybe we can show the earlier. So for cataract muna, paano bang ginagawa yung operation ng cataract? Pag inooperahan po, no, let's say dumating na yung time na hindi na masyadong kayang palinawin yung paningin sa pamamagitan ng salamin. Meron bang mga laser yun? Wala. Sa cataract, wala. Meron actually ngayon. A laser for cataract? Pwede? Yes. Explain ko sa inyo yan, yung technique ng pag-opera ng katarata. No? But basically, ang tanong ata ni Doc Lisa kanina was, pag hinog na ba o pag hindi pa hinog yung katarata? No? Dati po, inaantay talaga na mahinog ang katarata kasi mas madaling operahan pag hinog. Anong ibig sabihin ng mahinog? Na malabo na? Malabo na. No? Ang nakikita na lang, daliri na lang. Daliri na lang makita mo, talagang hinog na. Ibig sabihin, malabo na talaga. Wala na tayong halos nakikita. Yes. No? Ayaw kasi natin na sobrang hinog, pwede po magkaroon ng komplikasyon. No? Pero, ayaw mo rin na medyo konti pa lang kasi baka Mas maganda pa rin yung normal, yung natural lens natin kaysa sa artificial lens. But in terms of surgery, dati, mas madaling operahan yung hinog compared sa malambot pa. Unlike today, hindi na natin ginagawang basihan yan. No? The indication for surgery is malabo ba para sa pasyente at ayaw niyang maging dependent sa salamin or gusto na niya magpa-opera, no, kahit hindi pa hinog. No? Pwede na yan? Pwede nang operahan, no, these days. Okay. So, ang options nila. Ang option natin, no, is dalawa, no. Ang traditional way of doing surgery is called extracapsular surgery. Tinatanggal po ito ng buo. Tinatanggal mo yan ng buo. So paano yan tinutusok? May hiwa po tayo dito sa gilid ng mata. No? Tapos, hinihiwa mo yan. Yes. If we go to the other illustration, the first one. Yeah. So, kita nyo po, ito yung lens at ito yung iris, no? At ito yung cornea. So, naghihiwa po tayo dito sa gilid. Para mailusot ito palabas. Parang binubutas dito. May butas po. Let you go back to the... Okay. Yan. So here, kung titignan po natin dito, ang hiwa po natin sa mata, medyo mahaba. No? Ginagawa yan usually sa taas. No? Mga 10 millimeters po ang hiwa niyan para mailabas yung lens ng buo, yung katarata. Sa loob ng mata, di ba? Sa gilid. Dito lang siya sa gilid, hinihiwa. Parang masakit. Masakit pa. May anesthesia. Tapos, hindi mararamdaman. Hindi. Tapos tinatahi yan. May mga limang tahi na maninipis na tahi. No? Tapos dudukutin tong lens sa baba. Dudukutin siya, no? Through that incision, yung hiwa na yun. Pero ngayon, modern cataract surgery is done with ultrasound energy. Mas maliit po ang hiwa. So, dati may hiwa tayong 10 millimeters dito. Ngayon, nasa less than 3 millimeters na lang. So, standard is mga 2.7. May iba, 2.1 millimeters lang. So, sobrang liit niya. Hindi na mailalabas ito ng buo. So, with ultrasound energy, bakbak po ito into smaller pieces. Hinihiwa into smaller pieces. Tapos, binavacuum palabas. Okay. Yung laser na ginagamit ngayon can actually do that also. Pwedeng i-section na ito into smaller pieces with laser. Pero yung pagtanggal is still done with ultrasound and vacuum. No? Tapos, pagpapalitan nyo ng lens, maraming klaseng lens, di ba? Parang meron din bang doble vista o isa lang? Alam ko may lens na 2000, may 20, ano ba? Yes, daming range eh. Ano bang maganda doon? Before, ang lens kasi is only for far. So pag pinalitan po natin 'yan, isang piraso lang siya, no? Far lang. Tapos papansinin natin na before, 'di ba, yung hiwa sa mata, isang malaki 10 millimeters.
So, pwedeng ipasok yung lens ng buo. Okay. Pero ngayon na yung modern surgery is less than 3 millimeters, ang lens kailangan tiklupin. Natitiklop foldable, pa yung lens. Foldable lens. Para pagpasok sa mata, bumubukas siya. Okay? Galing naman nun. So, very advanced na nga yung ating cataract surgery. And yun nga, yung types of lenses, the most standard used is for distance. So, pag nilagay po yan, malinaw sa malayo, pero kailangan pa rin mag-reading glasses. Reading glasses. Oo. Meron namang tinatawag na multifocal lens, which allows us to see both far and near. So, pag nilagay po yun, sa malayo malinaw, sa malapit makakabasa din, even without reading glasses. Mas mahal yun siguro. Mas mahal yun. Oo. Mas mahal yun. Oo. Definitely. No? Yes. So, ang cost is at least 2 to 3 times the so, regular lens. So, magkano yung gagastusin? Kasi yan ang concern nila. Eh. Wala silang pera, kung may PhilHealth lang. So, karamihan po, di ba, PhilHealth, kasi senior citizen, lahat may PhilHealth. If you have insurance, yung HMO, usually ang binabayaran lang po is the lens. Nung pasyente. Yung pasyente. Oo. So, magkano yung range ng lens? So, medyo okay na. Yung 2,000 daw, hindi maganda. So, well, 2,000 is probably at cost, no? At yan yung mga made in India. Ano yun? After 1 year, wala hindi na. Hindi naman, no? Na. They're also approved by the FDA. Yes. Pero yung higher quality lenses are more expensive, no? So ang range po kasi is anywhere nga from 2,000 can go up to as high as 15 to 20,000. 20,000 magandang klaseng lens. Opo. Na yon. Oo. Yan yung either made in the US, Australia, Germany, no? France. Anong advantage ng 20,000 lens dun sa 2,000 lens? Well, in terms of the design, no? Sabi nila it usually will prevent ang tinatawag natin na posterior capsule opacification, no? Ang ibig ko sa, opo, yes. Ang ibig sabihin niyan ay likod. Pag inoperahan po yung katarata, no? Uh-oh. Ito po yung lens ng mata, no? Uh-oh. Para po mailabas yan, binubutasan dito sa harap at nilalabas lahat ng laman. Ang naiiwan ay itong pinaka-capsule. Ang tawag po para po siyang envelope, no? At doon po pinapasok yung artificial lens. So pag nagkaroon po ng opacification, itong posterior capsule, no, yung supot, yung envelope, pwedeng manigas po 'yan at pwedeng maging opaque, no? So lumalabo din uli yung paningin ng pasyente at yun nilelaser po binubutasan. Pero madali lang 'yun. No? To prevent that, there are certain lens designs to help prevent that, no. And then syempre may mga lenses na mas mabilis magbukas, mas mabagal magbukas. So, nakakatulong din yun sa surgery. So, halos 99% safe na itong mga operations? Ah, yes. Oo. Hindi na tayo matatakot mabulag? O ano? No. Ang cataract surgery po is one of the most common, actually is the most common outpatient surgery in the world today. No? Ang the only other surgery na comes after this is actually delivery, no? Doc Lisa. So tanong nila, kailangan ba sabay na mata o isa munang mata? Ano yung mas nare-recommend ng mga ophthalmologists? Usually we recommend isang mata lang muna, no? And the reason for that is usually if there is a risk for infection, which is very small, no, like 1%, no? Pwede kasing lumipat yung infection from one eye to the other eye is if both are operated on. No? Paano lilipat yung infection? Well, from by one? Handling, no? Ah, pwedeng sa kamay. Sa kamay, no? Or pag yung luha pumunta mula sa isa, sa kabila. So we want to prevent that, no? Pero may indications naman na bilateral, no? For example, matanda na masyado yung pasyente. Hindi na niya kayang magpa-opera ng pangalawang beses. Sinasabay natin yan. May heart disease or may lung problem na hindi na kaya dalawang surgery, pwede nang isa ba. Local anesthesia lang ang cataract? Local anesthesia, no? Eye drops lang po, kaya na po yan. No? But there are patients na kinakabahan, no? Kasi mata ang inoperahan. Sometimes we sedate them with IV. Pampakalma. Pero pampakalma lang yun. But they're awake, no? Mas madali actually mag-opera pag gising po ang pasyente. Okay, so masaya na dapat.
With PhilHealth, makakover na dapat yung operation. Covered po. Pero yung lens kulang pa. Ang lens hindi pa covered. So we're trying to get it covered din. No? Okay. Kasi syempre, mabigat din po ang, kahit sabihin natin, 5 to 10, 15,000 pesos, mabigat pa rin yan. Lalo na kung senior citizen, pension na lang. Okay. Another topic, Dr. Yul, the retired sir, tuwanto ang mga followers natin. Eh, no? Ang dami nanonood sa atin. Marami nag-comment, malabo daw mata nila, malabo mata, hindi daw siya makakita, or astigmatism, okay, o hindi makakita sa malapit, sumasakit ang ulo. Pag sinabi bang malabo yung mata, masakit yung mata, ano bang iniisip agad natin? Cataract or pwedeng yung old age lang? Ano ba? Mga nagtatanong, mga young female, kadalasan kung, mga 35 years old. Kung young patient yan, very unusual na magkaroon ng katarata. No? Because ang malabo ang mata. Ang age-related cataract, lumalabas po yan at least mga 50 years old yan. No? So, kung young patient, ang first thought natin ay baka kailangan lang ng salamin, may grado, no? So, for example, dito, kita po natin, no? Nearsightedness or myopia, no? Ibig po sabihin yan, ang pasyente nakakakita ng madali sa malapit pero malabo sa malayo. At ang dahilan po niyan ay yung focus ng ilaw pag pumapasok sa mata ay medyo nasa likod po ng mata. So, ina-adjust lang po yan ng salamin para mag-focus yung image dun po sa retina ng mata. Bakit may taong nearsighted, Yul? Nakikita lang yung malapit, parang anak ko. Pero pag malayo, hindi na siya makakita, parang bulag na, ganun. Oo. Anong cause? Well, the cause actually is just a matter of focus, no? So, may ibang pasyente na mahaba ang mata. So pag mahaba ang mata natin, no? Ito gamitin natin 'to, no? So kung ito po ang harap ng mata, no, let's use ito na lang. Ito na lang, mas madali dito sa diagram. So kung ito po ang harap ng mata at ito yung likod, no? Dapat nagpo-focus ang liwanag mula sa harap papunta dito sa likod. Eksakto siya dito. Para siyang LCD projector, pag hindi naka-focus, eh malabo, no? So mga nearsighted, ang focus is usually dito sa bandang harap kasi mahaba masyado ang mata, no? So instead na kung normal ang length ng mata, dito siya, dito magfo-focus. Pero pag humaba na yung mata, ang focus is still the same pero hindi na siya naka-focus sa likod, no? So ang salamin nilalagay natin sa harap para i-adjust yung liwanag na mag-focus dito sa likod. Okay. Bakit may taong malaki yung eyeball, mahaba? Some of it is genetic, no? Genetic. Opo, so may mga pamilya talaga na lahat nearsighted and that might be part of it, no? Okay. And then there are others naman na ang curvature ng cornea, balik po tayo dito sa diagram, no? Itong cornea nila masyadong kung tawagin natin ay steep, no? Ano matawag niyan sa Tagalog? Matarik. Yung angle, yung masyadong matulis. Oo, masyadong matulis. So, imbis na bilog siya, mas naka-abante siya, no? So, that also makes the patient nearsighted. So, ito yung nililaser, no? Yung tinatawag na LASIK or PRK. Binabago po yung hugis ng mata para ma-focus uli doon sa retina yung image. So, yun yung mga nearsighted. Yung mga farsighted, the opposite naman. Pwedeng masyadong maiksi naman ang eyeball. So, glasses din naman ang katapat niyan para luminaw. Pero yung mga, ngayon uso sa mga kabataan, ako magpa-LASIK tayo kasi ang dami ng mga centers nag-offer ng LASIK. Anong age pwede nang magpa-LASIK? Okay ba yon? Safe ba yon? Or pareho rin lang ba yan sa salamin? Well, definitely hindi siya pareho ng salamin, no? Because ang salamin, tinatanggal, sinusuot, wala namang risk sa mata. Reversible yan, magsuot ka o hindi, no? Yung LASIK is surgical, no? So, permanent po ang effect sa mata, so hindi po reversible. But it's relatively safe, no? LASIK actually started in the 1990s pa. And very well established na po yung technology, very advanced na yung technology, and
it is nine, I would say 99% safe also, no? Anong ginagawa sa LASIK? Parang, so, kasi minsan may nababalitaan ka, lumabo, natakot na iba. Anong ginagawa? Iniinit ba siya? No. Ano ba so, can we go to the, I think the first one. Okay. Early. Yan. Okay. Anong ginagawa sa LASIK? Ito po yung cornea, no? Kita nyo parang bilog siya. Okay. Ang ginagawa po sa LASIK is, ito, nililaser po para baguhin yung hugis, no? And how do we do that? We'll do a little history muna. Ang first laser treatment for nearsightedness is actually called PRK, no? Ginagawa pa rin po yan, but the difference is, ang laser, diretso po siya sa mata, no? And parang sandpaper, you know? Kumbaga, sinasandpaper natin yung harap ng mata para magbago yung shape niya. Pero smooth pa rin siya. Mm-hmm. But yung laser with PRK directly sa mata leaves a raw area kasi may sugat. Mm-hmm. So nararamdaman po yan, mahapde, parang may buhangin sa mata. Kaya po na-invento yung LASIK. The difference with LASIK is, meron ngayon tayong ginagawa na flap, you know? So, either with a blade or a laser, hinihiwa po ito, manipis na manipis, para gumawa po ng flap, no? Parang flap sa sobre. Ili-laser po yan, tapos binubuksan, tapos ili-laser yung nasa ilalim. Tapos ibinabalik po yung flap. So, ang purpose yan is yung ibabaw, makinis pa rin. So, hindi nararamdaman ng pasyente na may parang buhangin after the surgery. So it's parang complicated, no? Pero complicated madali lang siya. But it's done very often naman, no? Very experienced naman yung ating mga LASIK surgeons dito sa Pilipinas. It's very, very safe, no? The most common complication actually is under correction, no? Which means kulang. Na kulang yung tinanggal, no? Dun sa pag-reshape. Anong ng cornea. Grado ng mata pwede na mag-LASIK? Dapat siguro mataas na grado, di ba? Mga 400, ganun ba? Pagka ganyan, no, that's really functional, no? Because patients, pag walang salamin, malabong-malabo. But we can actually do LASIK on even lower grades pa than 400. And yun yung mga young professionals na ayaw maging dependent sa salamin, no? They're into sports. For example, hindi pwede magsalamin. Yun yung mga nagpapalasik kahit sabi natin 100, 200 lang ang grado. Wow. Pero the trade-off is, number one, yung cost. No? Cost is anywhere from 50 to 100,000 depending on how customized it is. And then syempre may risk of surgery. Kung ganyan kababa, like ako, tinatanong ako ng pasyente, "Dok, ba't naka-glasses ka pa?" Sabi ko, ang grado ko nito is like 75. No? So, sabi ko, hindi na ako magpapalasik, di ba? Eh, pag tinanggal ko, nakakita pa rin naman ako. This is fine-tuning na lang, kumbaga. Oh. Doc Yul, tanong ko lang, kailan mag-i-start magpa-check up ng mata? Kasi yung iba, hindi pala nila alam, malabo na yung mata. Oo. Ano ba yung mga signs and symptoms? Or hindi nila alam, yung mga anak nila na nag-aaral, elementary, ay kailangan na palang yes. salaminan. Opo, so... with regard to age, no, let's start muna kasi pinag-usapan na natin yung katarata, no? So, from the oldest to the youngest. At age 40, dapat magpa-check up, you know, often on a yearly basis or every 1 to 2 years, no? Ang purpose po kasi niyan is kailangan na natin ng reading glasses when we're around 40. At kung may katarata tayo, medyo malalaman na natin at maghahanda na tayo for eventually magka-cataract surgery in another 5, 10, 15 years, no? Younger than that, no, between 20 to 40, sinasabi namin you get your eyes checked when you need it, no? Kasi at that age, more or less stable na yung ating refraction, yung grado ng mata, hindi nagbabago. Ang below 20, teenager, yun yung medyo madalas na magpa-check up kasi as we grow, nagbabago-bago ang grado ng mata. So, kailangan baguhin yung salamin kung kailangan on a regular basis. Kung nagtatanong naman tungkol sa LASIK, no, the minimum age should be 18 years old.
Kasi at 18, we're more or less, hindi na nagbabago yung grado ng mata. That's actually the minimum requirement. Hindi na nagbabago. Kasi at age 20, kung tumataas pa ang grado, wag muna magpa-LASIK, kahit 20 or 22 na yan. And then, younger than teenager, ang advice natin is actually for screening. No? At birth, required na po sa ating batas na magpa-visual screening. No? Or actually, not visual screening, but ophthalmic screening, kasama po dyan yung hearing. No? Kasi, lalo na mga premature na babies, may risk na may condition sa mata for, because of the prematurity. If everything is normal naman po, in the regular checkup, no, with the pediatrician, malalaman naman po at age 1 kung kailangan magpa-checkup. Usually, kung may katarata yan or something, nakikita naman yan visible. But for normal children, preschool age dapat magpa-checkup, which is what? 3 to 4 years old. No? Bakit po ito ang recommendation? Because may tinatawag po tayo na normally, it's called lazy eye. No? In medical terms, it's called amblyopia. Ang so, ibig Tagalog, po, parang ano, banlag? Hindi po. No? Ang banlag is, hindi lang diretso ang mata natin, no? Opposite ng duling, yung banlag. But that's because hindi nagpo-focus yung isa o dalawang mata. So, yung mata, kung saan-saan lang nakafocus. Amblyopia, or the lazy eye, is caused because malabo pala yung mata, hindi nagfo-focus ng maayos, yung brain is supposed to develop with a clear vision. Pero kung yung brain natin, sanahin na nakakita ng malabo, the brain does not get used to seeing clearly. Eventually, pagtanda ng bata, the brain does not recognize clear images. So, permanently malabo. So, for example, dun sa chart na pinapabasa natin, alam ng mga tao, yung malaking letter E sa taas, no? That's 2200. Yung mga bata, pag bata pa lang sila, E lang ang nakikita yung malaki, kahit lagyan natin ng salamin later, no? When they're teenagers, hindi rin lumilinaw. No? And that's what we call the lazy eye. So, importante po at age 3 or 4, kung may grado po ang mata, malagyan po ng salamin yung mga bata, no? As early as 3 or 4 years old. Because at that time... Kailangan merong batas siguro dyan, Yul, no? Kasi life-saving yan eh. At hindi aware yung mga nanay. Oo. And may mga bata din kasi, they don't complain. Pag malinaw yung isa at malabo yung isa, hindi nila alam. Kasi malinaw yung dinidepend nila. And the lazy eye is the one that is blurry. No? So nalalaman lang nila yan pag grade school na, no, may check-up sa school, okay. O kaya pag pre-employment, no, saka nalalaman. Another topic na tinatanong ng kababayan natin, itong glaucoma. Ang daming questions about glaucoma. Hindi ko alam, dumadami ba ang glaucoma sa Pilipinas? At maraming nasasabihan na may glaucoma. Yes. Well, unang-una, ano po yung glaucoma? No? So, ang glaucoma po ay sakit sa mata na nakakabulag, kaya nakakatakot po ito. No? And what is how do we know kung meron tayong glaucoma? Sa pagpa-check up po natin sa mata, nakikita po ng ophthalmologist, sinisilip po dapat itong optic nerve. Huh? So ito po yung likod ng mata natin. And in glaucoma, yung optic nerve, this is the normal optic nerve po. Makikita niyo po na kung saan lumalabas o pumapasok itong mga blood vessels, yung pula, may konting depression po, no? May parang nakalubog siya ng konti. Sa glaucoma, lumalaki po yung lubog na yan, no? Hindi naman nabutas. Oo, pero although hindi ito anatomically accurate, no? Dapat pa ganyan siya, no? Pero lumalaki po yan at nasisili po ng doktor. At kung kahawig niya yung mga pasyenteng may glaucoma, siniscreen po yan. No? We can do further testing para malaman kung talagang may glaucoma. Ang symptoms ng glaucoma, sakit mata, malabo?
Initially, most patients actually have no symptoms. No? Kaya po importante na magpa-check up when we're 40 and above. Kasi kailangan na po natin agapan. Kung may glaucoma, ang damage po sa mata is permanent. No? So for example dito, ito yung normal na paningin natin. Pag may glaucoma, medyo nawawala po yung peripheral vision natin ng unti-unti hanggang sa maliit na lang at pwede pong mawala ito. So, yung mga pasyenteng may glaucoma, sometimes hindi nila alam dahil yung gitna malinaw pa. So, akala nila normal ang kanilang vision. But we tell them, we have to screen, we tell all patients, we have to screen kasi pag ganito na po ang vision natin, yung konti na lang ang nakikita, hindi na po na ibabalik yung nawala. So, nasi-save na lang natin yung natitira. Nakakabulag to, di ba? Nakakabulag po siya. Oo. So, importante, ma-identify yung mga may glaucoma para magamot po ng maaga, ma-save pa natin yung vision nila. And, pag tinanong po, no, is there pain? Sometimes po, pag acute glaucoma, may pain po yun. Pero masakit yung, sa mata. Opo, masakit, namumula, biglang lumalabo. Yun, emergency. I'm sure magpapa-check up po yung pasyente kasi masakit. No? Pero yung mga most types of glaucoma, hindi po symptomatic. Anong ang cause pasyente ng glaucoma? Tsaka meron bang mga home remedies, na lifestyle remedies, maaayos to? Well, bago yung mga gamutan. Unfortunately, no, the answer is we really do not understand glaucoma completely. Even up to now. Hindi natin alam anong cause po niya. Hindi siya high blood, hindi siya ano, iba. Hindi po. No? Before, our criteria for diagnosing glaucoma was mataas ang pressure sa mata. No? Mataas so, ang pressure sa mata. Pag tinignan po pressure natin ito, akala natin before, no, yung pressure is high, so nasisira po yung nerve, natatransmit po yung pressure dito sa nerve. Pero there is also a type of glaucoma where the pressure is normal. So, hindi po kailangan mataas. No? Like yung tatay ko, may glaucoma pero normal ang pressure. So, pressure now is not part of the definition of glaucoma anymore. Pero ang gamot po natin sa mata are eye drops. No? Our first line is eye drops and it is to lower the pressure. Kasi kahit papano, the pressure is still part of the mechanics of glaucoma. No? And maybe eye drops lang ang gamutan. Eye drops lang ang gamutan. No? We usually start with just one drop, one type of drop. Pag hindi po kaya, minsan dinadagdagan po ng isa pa, two or three at the most. Pag na-maximize na po yung gamot, saka na po pinopropose na operahan. No? Kasi meron din pong surgery for glaucoma. So, okay naman itong mga gamot? Safe naman? Yes, they're safe. No? Marami na pong generic din yan. No? Sinasabi ko ito kasi... Pag sinabi bang may glaucoma, matatakot ka ba? Mabubulag na ako? Ano ba yan? Anong life expectancy ng eye mo, ng mata mo? Ano ba? Kung maaga po tayong na-diagnose ng glaucoma, no, there is a very, very small chance that you will be blind by the time you die. No? So, halos hindi na nangyayari yan. Pa-check up na. Oo. Hindi gaya po ng 30 years ago, pag sinabing may glaucoma, almost certainly, bago ka mamatay, bulag ka na. So, maganda yung advancement. Ngayon po, ang advancement is so good that if you see your glaucoma specialist regularly, no, we can prevent your blindness. Okay? So, importante nga po na magpa-screen. No? 40 years old and above, magpa-check up po just to make sure you don't have glaucoma. Kung may family history din po kayo ng glaucoma, ang nanay niyo, tatay niyo may glaucoma, kasama din po kayo, may risk din na magka-glaucoma, magpa-check up din. So, gaya ko, my father has glaucoma, I also have to get my eyes checked regularly. You know? Kasi kung may glaucoma ko, I need to start treatment. Hindi po tayo din basta-basta mag-drops, no? Kasi number one, mahal po ang gamot. Yung eye drops po. Ano pangalan ng eye drops? Ano generic, no? No, there are different kinds, no? Of prostaglandin analog drops. Pero almost, they're almost all the same price, no? They're almost 1,000 pesos each, no? Yung mga branded, generic, a few hundred pesos less siguro. Uh-oh. Pero mahal pa rin, kahit sabihin mo 500-600 pesos every month yan. So in a year, you spend 10,000 pesos, di ba? So hindi po biro.
aside from syempre unwanted side effects if ever. Yes, pero kailangan talaga natin so, yung check-up na napakahalaga po na, I mean, si Dr. Yul Dorotea, marami siyang ginagawa sa bansa, sa smoking, mamaya pag-usapan natin yan. So, nakikita rin talaga yung check-up. Yes. Nakikita mo, maraming nabubulag na maiiwasan kung mabibigyan ng libre ng check-up yung opo. Kababayan natin. Nung hindi lang sa puso, pati sa mata, di ba? Oh, nung residente pa tayo sa PGH, yun yung pinakamasakit kasi nabulag. Dadating yung pasyente, may glaucoma, ang nakikita na lang niya, 20-20 pa rin siya, no? Pero ang nakikita niya, maliit na lang, no? Oh, mas maliit pa dito ang nakikita niya, no? So, talagang bulag na siya in essence, no? And preventable pa naman yan with early treatment. Ang ganda na explanation ni Dr. Yul sa cataract, sa glaucoma. 1 to 2 topics na lang dito sa part 1 natin, Dr. Yul. Ito, madalas ko rin makita. Ano ba itong dumudugo yung mata? Ito, like ganito. Or minsan, ano ba tawag dyan? Tayo, mapula na. Nakakatakot yan, ano? Nakakatakot yan. Pero kung ito po ay nakakatakot tignan, ito yung actually pinakagusto kong makita kasi this is very benign. No? Ang tawag po dito safe, ay... ligtas yung ganito? Hindi siya delikado? Hindi siya delikado, no? Usually. No? Merong klaseng ganito na delikado, pero karamihan po, hindi siya delikado. No? This is called subconjunctival hemorrhage. Dumugo lang po sa ilalim ng yung transparent layer na nasa ibabaw ng puti ng mata. Bakit po nangyayari ito? Usually, natatamaan ng kuko, no? Nasusundot. Nasundot na kuko. Opo. O kaya naman yung malakas na pag-uubo, pwede rin mag-cause nito. High blood pressure can also be related to this. Kaya chine-check po namin, no? Pagka may ganito, tinatanong natin, may high blood pressure po ba kayo? May diabetes ba kayo? Because sometimes hindi alam ng pasyente. So, this can actually be a way to screen for other systemic diseases din. Kung, anong gamutan natin dito sa subconjunctival hemorrhage? Ang gamot po dito, cold compress. Okay? So, pag bagong labas po ng dugo, nilalagyan po natin ng malamig, no? Para po tumigil yung pagdugo. And then, afterwards, after 24 hours, gagawin naman po natin ay warm compress para mas mabilis na mawala yung dugo. Cold compress muna, 24 hours, then warm compress. Then warm compress. Kahit ganito karami ang dugo. Oo, pero pag ganito kadami ang dugo, abutin niya ng mga 1 linggo siguro bago mawala completely. Pero kung maliit lang, gaya nito, baka 2 or 3 days, 4 days, wala na yan. No? Ito might be a week or more pa. So makikita natin na numinipis siya, no? Umpisa, pulang-pula, then nagiging dark red. And then, nagiging, pag nag-fade niya, nagiging orange, yellow, until maputi uli yung mata. Pero, tanong ko lang, yung pag warm and cold compress, towel lang po na ilalagay sa mata, or bulsa de yellow? Kahit alin po, it doesn't really matter. No? Wag lang, ang importante, wag masyadong mainit, at wag masyadong malamig. So, kung yellow po yan, ang ilalagay nyo, katamtaman lang po, pag kayo po ay nilalamig na, tanggalin nyo na. No? Kasi hindi rin masyadong maganda yung sobrang lamig. Yung mainit, mag-ingat tayo na hindi tayo mapapaso. No? So, kung bulsa de yelo yan, o hot water bag, pwede rin masyadong mainit. No? So, para maiwasan ang pagsunog sa balat, ay pwedeng balutan ng panyo o ng tuwalya para hindi masyadong mainit. And then, banggitin ko lang, kung tayo po ay nagkaroon ng ganito, no, pagdudugo sa mata at paulit-ulit siya, then we need to get a checkup kasi baka may other systemic problem, no, like hypertension, diabetes, o kaya naman a blood problem na madaling magdugo, lalo na kung associated with nose bleeding, gum bleeding, pag nagsisipilyo, no, it might mean na meron palang problema sa dugo. Yung mga na black eye na suntok sa mata, ano, ganito rin mangyayari. Ganito rin, oo. So, yung black eye, fortunately, hindi sa mata ang tama. Usually sa around the eye, no? So, dito sa talukap, usually ang black eye. Ganun din ang treatment. Cold compress sa umpisa, tapos warm compress. Pero pag nasuntok po tayo sa mata, no? Please make sure na i-check up din po yung
loob ng mata. No? Kasi posible po na pag nasuntok tayo dyan, ay may nangyari sa loob ng mata natin. May pwede magkaroon ng... sa loob. O pwedeng magdugo sa loob. Parang dyan, no? So, ito... Actually, walang dugo dito sa picture na to. Pero pwede po magkaroon ng dugo, no? So, ito po ay view sa loob ng mata. Pag nagkaroon ng dugo dyan, syempre, lalabo ang ating vision. Pwede rin po pumutok yung mga blood vessels na yan. O pwede rin po magkaroon ng retinal detachment, no? At kailangan pong operahan pagka ganyan. Itong part 1 lang tayo kay Doc Yul. Sana may time pa si Doc Yul. Bago natin iwan itong part 1, maraming may diabetes na pasyente ko. Grabe, yes. Talagang nabubulag yung mata. Ano ba nangyari itong mga may diabetes? Hindi minsan, hindi ganun kataas ang sugar. Minsan masyado mataas. Tapos nabubulag na at ang mahal-mahal ng gamutan. Mm-mm. Ano ba nangyari sa diabetes? Bakit nabubulag yung mga pasyente? So, in the... Sige, balik po tayo. Okay. Dito, yan. So, in diabetes po, usually dalawa ang common complication. No? Yung una, yung madali, is nagkakaroon ng katarata. So, pwedeng operahan yan, malinaw po uli ang mata. Pero yung diabetic retinopathy, no, ito po yung retina natin, yung layer na to. So, para po siyang film sa camera. Yung mga may edad na nakakaalam ng film sa camera. Pero pag nasira po ito, doon po nabubulag. No? So, sa diabetes, ang nangyayari ay dumudugo at namamaga yung retina. At pag nagkaroon po ng kakulangan ng oxygen, ay nagiging permanent po ang damage. No? And there can be new blood vessels na tumutubo dyan. At nagkakaroon po ng mga scar, mga peklat sa loob po ng mata. Yun po yung nagkakos ng pagkabulag. No? So, ayaw po natin umabot doon. Ang advice po natin actually is control your diabetes. No? Number one po yan. Pag hindi po na-control ang diabetes, kahit anong gamot naman natin sa mata, hindi po gagaling. So, importante, number one, if you can prevent your diabetes, no? Which means healthy lifestyle. Control your blood sugar. Oo. Eat a healthy diet, control your body weight, exercise regularly. Iwas po sa diabetes. Pag may diabetes na, very good control of your blood sugar. No? And that will help us to prevent or hopefully slow down yung tinatawag na diabetic retinopathy. Oh, meron din gamutang laser dito, di ba? Pagka severe na po ang inyong diabetic retinopathy, laser po is done. Okay. No? Nililaser po yung loob ng mata. No? So, yung retina po, nililaser po yan, no? With very small laser marks all over po. Ang tawag natin dyan is panretinal photocoagulation or PRP. At may mga ibang techniques ngayon of treatment by injecting, no? Yung tinatawag na anti-VEGF, which is very expensive actually, can cost at least 10,000 pesos per injection. Pero depende po may yan. May tulong naman yan. Makakatulong din naman po. No? So, depende po yan sa stage of retinopathy, which is why pag may diabetes po, we tell our patients, once you're diagnosed with diabetes, magpa-screening na po sa mata. Okay. No? Okay. And then every year. Talaga hindi biro-biro ang diabetes. So, ito po yung part 1 natin kay Dr. Yul Doroteo. Hopefully, may time pa si Dr. Yul, yes, para sa ating part 2. Salamat po. Babalik kami in a few minutes.